are we leaving Manila for good? Hi everyone, it's me again, Carl. Welcome back to my channel. So for today's vlog, magka-quick coffee run and lemonade run lang tayo. So yung coffee place is hindi pa namin sure exactly kung saan kami magka-coffee, pero yung lemonade stand, yung lemonade shop rather, na pupuntahan namin is something na na-try na namin before, pero once pa lang nadaanan namin siya on the way sa Luna kung saan nagpapa-customize ng mga wooden na mga tables and chairs. So usually, hindi siya nadadaanan ng mga tourists and yung mga locals lang talaga yung may alam nung lugar na yon. So disclaimer lang pala, it's gonna be my first time vlogging na angkas ako sa motor. So actually hindi ko pa sure kung ano magiging itsura ng footage or kung paano ko hahawakan yung camera and everything. Pero syempre, safety first. So pag hindi talaga kaya, I will stop the filming on the way and then film na lang kapag ando na kami sa destination. So, yung last vlog ko was Feb 11 yung post. And actually, almost 2 months ako nawala. Nawala ako for almost 2 months kasi actually biglaan, we decided to move here in La Union. Nothing is set in stone. Hindi pa naman siya 100% permanent na hindi na kami uuwi or anything. Pero, hindi na daw siya uuwi. Pero, so far, nakikita naman yung sarili namin na dito kami titira, dito lahat ng mga susunod na chapters ng buhay namin. Kumbaga, ito yung base namin for now. Hindi ako masyado nakapag-vlog kasi wala akong masyadong content because mainly nag-move nga kami, nakailang, siguro mga nakatatlong hakot from Manila. Actually, mag-move kami ulit. May nakita kami mas magandang location tapos yung place kasi na yon. Pwede, may place siya para takbuhan ng mga dogs. Kasi dito sa house namin ngayon, parang masisikipan kami na wala silang matakbuhan. So, andito tayo ngayon sa Connor & Collins Professional Detailing Shop along Marcos Highway. And dito kami usually nagpapa-car wash and nagpapa-bike wash. So, aside from, meron silang cafe dito na ang pangalan is parang vitamin Meron silang sobrang amazing na view dito na yung iba will actually pay for para lang makita nila ito. So, pakita ko muna sa inyo. Sarap. Yes, coffee. Long black coffee nila yan eh. So slowly nag-a-adapt kami dito sa provincial life na na-enjoy naman namin talaga kasi ang sarap pala mabuhay ng simple lang na wala ka masyadong inisip na ibang tao, na mga material things and parang everyday mas chill ka, mas less yung stress mo. Yun lang, syempre, kahit nandito ka, mag-isip ka pa rin ng ways to earn and yung mga business na mga gusto mong pasukin. So, for now, we have 2 businesses here. Kaka-start lang namin mag-distribute ng Snow Plus dito sa La Union. Kami yung first and official and only dealer here in La Union. So, yung mga resellers, if syempre, kung gusto nyo mag-resell dito, you can message us sa Facebook page namin or sa Instagram account namin. And also, we have yung mas nauna naming business here, which is Ethos. Nagdadala kami ng surfer and motorcycle brands here, like Deus. And we also have our own merchandise. So we have caps like this one and we have yung mga masks namin na may Ethos logo and then may doon sa isang side meron siyang ibang design. And then nagpaparent din kami ng motorcycle pero for now we have only 1 unit na pwedeng gamitin sa sand dunes kung saan kami usually nag-work and play at the same time. So yung Rusi is for motocross talaga siya. Dadalhin namin kayo dun sa lemonade stand or lemonade shop na sinasabi ko kanina kung saan masarap yung lemonade and yung place is hindi siya parang well-known pa, lalo na sa mga tourists.
And actually, in a way, it's okay na rin kasi may privacy ka and parang kumbaga may sarili kang bubble doon na hindi mo iisipin na may COVID pa tong katabi ko or anything. Pero syempre, kung maging popular man sila, business-wise, syempre, maganda naman yun for them. So, kaya ako rin sila ipopromote kasi helping local businesses here and quality na naman yung sinaserve nila. So, very worth it naman sila ipromote. By the way, hindi to sponsored, hindi namin kilala yung may-ari or anything. Talagang nagustuhan lang naman yung product nila and kaya kami babalik doon. Sa loob ng Lemon Life kasi may ibang tao and they were conversing. Siyempre, alam mo, pigilan ko sila, patahimikin ko sila para lang makapag-review ako, diba? So, i-recap ko na yung drinks, parehas na parehas yung quality niya as before. So, yung sa akin, ang binibili ko yung anti-aging kasi mahilig ako sa berries. So, may mix siya na blueberry. And as for yung sa in-order ni Kevin, yun yung parang pinaka semi-basic, bukod doon sa plain lemonade. Ano lang siya eh, parang orange, lemons, and Yakult. And as for the food naman, yung mga balls, it's 45 pesos. Given na dine-in siya, I think it's very reasonable. Though, syempre, huwag kayong mag-expect kasi yung tusok-tusok na balls, yun lang din naman yun. So, it's kikiam, fish ball, at saka squid ball ata. Andito tayo ngayon sa Baluarte Watchtower. So, nakapunta ka na ba dito dati? Oo. Sino kasama mo? Chica babes. Sigurado ka? Siyempre, nakapunta na nga ako dito. Sungit niya, diba? Diba? Siya na kinagsama ng Chica babes. Siya kayo masungit. Diba?
May mga merienda. Kaso nga kamerienda lang namin eh. And then, syempre may nag-photoshoot sa Baluarte. So, di na natin sila guguluhin. Steak 1 LU. Grilled T-bone, porterhouse, ribeye, pork steak, burger, and sausage. Saan pwede tayo kumain dito? Pag weekday. Pag weekday para wala masyadong tao. Ingat lang kasi puro bato at saka buhangin. So, ayan na, naman natin madapa. So, syempre it's closed. Maganda, puro pebbles na lang. Wala siyang sand. As in, parang puro pebbles talaga siya, oh. Doon sa mga naghintay ng bagong content, finally, ito na, nakapag-come up na ako ng bagong content, and hopefully, sundan niyo pa yung mga next adventures namin dito sa bagong chapter ng buhay namin, which is all happening in the online. What's this? What's this? How about your sister? A pop. Hello, what's this? Kiss. Dito na ulit tayo sa bahay, and hindi na ako masyado kapag-film pabalik kasi road lang naman, and hindi kasi ako masyado makapagsalita kanina kasi naiwan ko yung mic ko sa Manila. Ivo-voice over ko na lang siguro. Feel ko yun yung best para at least hindi ako distracted. Kasi kahit passenger ka, kahit backride ka, hindi siya completely alang-alang sa driver. So, side trip din pala tayo papuntang Baluarte Watchtower. Basically, yun lang yun kasi hindi ka naman nakakapasok sa loob ng pinaka yung parang bilog na tower nila na hindi naman ganun kataas. Ang gustuhan ko lang doon is yung walkway papunta doon is puro pebbles, and then pag silip ko sa beach, parang pebble beach pala siya. So wala siyang sand. Siguro meron underneath konti, pero basically parang yung mga pebbles na malalaki siya na andun sa beach, yun yung lalakaran mo. And okay lang naman kasi smooth naman yung mga ganong pebbles. So that's it for today's vlog. Sana nagustuhan nyo. If you did, please don't forget to like, comment, and subscribe. Click nyo na rin yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga susunod ko pang videos. So yun lang muna for now. Thank you for watching. Bye!